Zile. Ayan, welcome back again dito sa channel natin. Ngayon, ang i-share ko naman sa inyo is kung paano mag-ayos ng mga ganitong ceiling fan. So, ito maraming ganito sa atin. So, dito nagiging problema naman nito. Kung hindi ko tutulak ng ganun, doon lang siya iikot. So, yan yung naging problema niya. Kapag sinaksak siya, hindi na siya magtuloy-tuloy ng ikot niya. Kailangan pa nang itulak siya. So, dito step by step ituturo ko sa inyo. Kaya dito nabuksan na natin. Ngayon, tanggal natin itong mga screw na to. So, ayan na, natanggal na natin. Ito na yung pinakalube lang naman yan. So, dito linisan lang natin to. So, ayan na, linis na natin. So, anong nangyari sa kanya, kapag nakalagay pala yung pan niya dito, ito ay na, nawawala na doon sa alignment niya, no? Nahuhulog, nabubunot siya dito. So, yun yung naging problema niya. Dapat hindi yan siya matanggal kasi itong magnet na to, meron dapat itong lock doon sa pinakitaas niya. Once na ma-inadjust yung coil natin, hindi niya mahigop kasi nakababa itong magnet na to. So, lalo na kung mayroon itong pan, so mabigat talaga. Ang nangyayari, yan, nabubunot na pala siya. So, titingnan natin kung pwede pa natin balik yung lock nito doon sa loob. So, bubuksan natin dito. So, yan, natanggal na natin. So, dito, may mapakikita nyo yan dito na naiiwan yan. Or minsan kasi, natatanggal siya. Tingnan natin kung magagamit pa ba natin to. So, ito yung show. So, parang wala na nga dito. Parang ano na lang ito, spacer na lang itong naiwan niya. So, ayan o. May kasama dapat ito eh. Lock niya. So, wala na. Hindi na nakalaan. Wala na dito sa loob. So, ayan. Wala na talaga. So, ngayon, gagawa natin ito ng diskarte. So, ito yun eh. May kasama pa ito dapat na maliit na isang lock niya. So, nagagawin natin, papalitan natin to ng ganitong klase. So, kuha lang kayo ng manipis na so, alambre o tire wire na manipis. So, ito nakuha ko to dun sa mga string ng notebook. So, medyo matigas siya. Gagawin lang natin, may guide itong pinakadulo na to. Iikot nyo lang ng paganyan. So, susukatin nyo lang na sasakto siya doon. So, ayan. So, ito yung papasok natin sa kanya para hindi na siya bumaba. Ayan. Ito yung isa. Ayan. Ayan. So, ito na yung ano natin. Ibabalik natin siya sa dating pagkalagay. Ngayon, ipapasok na natin itong ginawa natin itong alambre. So, ayan. Kung makikita nyo dyan, papasok lang yan dyan sa may pinakaloob niya para hindi siya bumaba. So, ang purpose nito, para pigilan niya na hindi siya mahulog yung ating magnet. Then, ilalak natin siya dito. So, tingnan nyo lang yung paglalakan natin. Napakasimple lang nito. So, ayan. Dito lang natin siya ikot. Inikot ko lang dyan sa isang lock niya na yun mismo. So, ito ganun din. Para humigpit lang siya na hindi siya matatanggal. Yun, mayroon na siyang pinaka parang stopper. So, yan na yung ginawa natin. Nakita nyo. So, hindi na siya matanggal. Mayroon na siyang stopper mismo. Yan. Pag umikot naman ito, ang umikot lang naman dito yung pinaka magnet niya. Saka iikot lang. Yan o. Then, pwede na natin ito asimbolin agad. So, yun lang yung pinakadabis na diskarte. Wala ka ng ibang pang kung ano-anong gagawin dyan. Ganun na ganun lang yung pagkakabit mo din. Pwede na natin itong testingin para makita nyo kung ano ba yung nangyari. So, dito isasaksak ko lang siya para makita natin. Makikita nyo dito yung kaibahan doon sa ginawa natin kanina. Nang kanina, umiikot pa pati yung kanyang hanging na base. Ngayon dito, pansinin nyo lang kung ano mangyayari kaagad. Inon ko na. Yan. So nakita nyo, dumiretso siya umikot. Hindi na halos siya pumalag pa. So yun yung kagandaan nung ginawa natin na yun. So yan, hanggang dito na lang muna sa ngayon.
bago ka pa lang pala sa ating channel, sana wag mo kakalimutan mag-like at mag-subscribe. So hanggang dito na lang muna to. Stay safe and goodbye.